Magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa ating pong online Bible study sa araw na ito. Ang Panginoon ay mabuti at tapat sa ating pong mga buhay. Kung kayo po ay kasama po natin na nanonood at sumasama po sa Bible study na ito, this will be a delayed telecast sapagkat ngayong araw ay medyo unstable ang ating pong internet signal. Pero salamat sa Panginoon Diyos sapagkat siya ang siyang patuloy pong nagbibigay sa atin ng lakas at ng biyaya sa atin pong buhay. Napakaganda na pag tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon Diyos, nananalangin sa Kanya at nag-aaral ng Kanyang mga salita, ay nagbibigay po siya ng kapayapaan. Isang kaibigan ko ang nagsulat sa kanya pong Facebook account ng ganito, quoting from Reinhold Niebuhr. Sabi niya, isa po itong panalangin at nawa maging panalangin din para sa atin. God, grant me the serenity to accept the things that I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Welcome po sa atin pong online Bible study sa araw na ito at ang atin pong pag-uusapan, God at the crossroads of our ambitions. Pero bago po natin talakayin ang topic kong ito, nais po muna natin na ipabigay alam sa lahat na nais nating magpasalamat sa lahat ng ating mga kapatid na naging partner po natin sa pagbibigay ng atin pong food packs sa atin pong mga mahal na kapatid at maging sa local government ng Ujongan at maging sa local government ng Look. Ang inyo pong kagandahang bukas na loob na kaloob at ang kagandahang asal na atin pong ibinibigay ay isa pong mabangong samyo sa ating Panginoon. At para po sa atin pong mga schedule ng atin pong mga gawaing pagsamba, tuwing Martes, 6:30 ang atin pong online prayer meeting. Tuwing Webes naman, atin pong isinasagawa ang atin pong online Bible study. At tuwing Linggo, isinasagawa po natin ang atin pong online divine worship 7:30 ng umaga. Ito din po ay atin pong dinidelayed telecast sa atin pong dalawang TV stations dito po sa bayan ng Ujongan. Star Cable Channel 9 na 10:30 ng umaga. At maging sa atin pong Ujongan Cat V Channel 1 11 ng umaga. Tuloy-tuloy din po ang atin pong pagmiministeryo sa 101.3 radyo natin Ujongan, Landas ng Buhay. Kaya ito po'y ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 6:30 hanggang 7 ng gabi. Para po sa ating mga kapatid na nais po na makipagtulungan o magbigay ng kaloob ng kalang mga ikapo at ng kalang mga handog sa Panginoong Diyos, partnership sa ministeryo na atin pong isinasagawa, meron po tayong, pwede po natin na ito po i-bank transfer sa atin pong bank account, Ujongan Foursquare Gospel Church, 6310-7000-1990. Ito po ay sa PNB Savings Account, current peso account. Sa atin pong pagpapatuloy, samahan po natin si Sister Kid sa mga awiting pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Praise God. Salamat sa Panginoon. Muli ay papurihan natin si Lord dahil siya ay mabuti. Amen? Amen. The Lord our God is good. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Nagbabago. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Salamat po sa atin pong worship team na pinangunahan po ni Sister Kid at sa kanang ating mga musicians. And of course, patuloy po tayo na mag-express ng atin pong pasalamat at pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. So sa atin pong mga kapatid na enrolled po sa atin pong discipleship training program, huwag niyo pong kalimutan na mag-interact dito po sa video na ito nang sa gayon ay ma-record po natin ang inyo pong attendance. Nang sa gayon, mabibigyan kayo ng Certificate of Completion. Yan, ano? And of course, again, welcome po sa atin pong online Bible study sa araw na ito. And it is our joy na kayo po ay makasama po. And napakaganda ang topic na atin pong pag-uusapan sa araw na ito. Christ at the Crossroad of our Ambitions. Ano? Si Kristo sa sumasangang daan ng atin pong mga pangarap, ng atin pong mga ambisyon. Nung tayo po yung mga bata pa lamang, o maliliit pa lamang, we often are asked ng atin pong mga teachers at ng iba pang mga taong kausap po natin, nakakasalamuha po natin, kung ano ang ambisyon natin, kung anong gusto natin paglaki natin. No? Akin, sa akin, personally, ang ambisyon ko before is para maging isang radio reporter o maging radio commentator. Yan po ang aking ambition before. No? So, noong bata pa ako tinatanong, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko maging reporter, gusto kong maging commentator. Pero habang lumalaki ako, nalayo ako doon sa ambition na yon. And dumating po sa point nung ako'y po nag-aral ng college dahil nga po wala namang mahirap naman po kami at wala kaming kakayahan magpaaral sa Manila o kung saan mang lugar o mga syudad na meron pong nag-o-offer ng mass communication, ay minabuti ko pong kumuha ng Bachelor of Secondary Education sa Romblon State College noon. Ano? And salamat sa Panginoong Diyos, noong nandito po ako sa Odyongan, na-encounter ko ang Panginoong Heso Kristo, ako po ay na-born again, at ako po ay nagkaroon ng personal na relationship sa ating Panginoong Diyos. And on the year 2004, ano? 2005 rather, I received the call na mag-serve sa ating Panginoon Diyos. So, habang ako po nag-aaral ng Bachelor of Secondary Education, ako din po ay kumuha ng Bachelor of Theology sa Four Square Bible College, Romblon Campus Incorporated. And yet, kahit ganun po ang akin pong nangyari po sa akin, I have still my ambitions in life. Ano? Sabi ko dati, academically speaking, at the age of 25, dapat graduate na ako ng master's. And then at the age of 30 or 35 years old, dapat I graduate na ako ng doctorate. Yan yung pangarap ko before. No? That's my ambition before. And salamat sa Panginoon Diyos, God is fulfilling those dreams and those ambition. Currently po, I am studying my Doctor of Philosophy sa Transformational Learning sa Asia Pacific Nazarene Theological Seminary. Online program po siya as of now kasi nga sa COVID-19 restriction. So, God is fulfilling even our dreams and our ambitions in life. But sometimes, our ambition may break or
build us, no? Ang mga ambitions po natin ay pwede pong mag-build sa atin, maging mas mabuti tayong tao, or ang mga ambitions po natin ay maaari pong maging dahilan upang tayo po ay makaranas ng kasiraan, pagkabagsak, at pagkalugmok, no? And sometimes, kung atin pong tingnan, ambitions can be worth something that is worthwhile, or sometimes it can lead us into anxiety, into fear, into destruction, and masasabi natin that sometimes ambitions can be vain, no? So sa word ng Ecclesiastes, vanity, ano? And yung word na vanity ay nanggaling pala yan sa Hebrew na salita na hevel, no? Kung pinag-aaralan natin ang Biblia at kung titingnan natin yung word na vanity, nanggaling pala yan, o ang root word pala niyan sa Hebrew ay hevel. Diyan nanggaling yung pangalan ng pangalawang anak ni Adam at saka ni Eve, no? Si Abel, no? So as recorded in the scriptures, may dalawang anak si Abraham na napangalanan bago pa magkaroon ng unang murder sa mundo, ano? This is Cain at saka Abel, no? The word Abel, it comes from the Hebrew word hevel, which means vanity. And sometimes vanity is something that is presumptuous, no? Masasabi natin na parang it seems solid, it seems hopeful, but the truth is it's empty and it is nothing, you know? And sometimes ang ambitions din natin ay may ganung klaseng connotations. So atin pong pag-uusapan sa gabing ito, sa araw na ito, si Kristo sa mga sangang daan ng atin pong mga ambitions. Ang mga ambitions ba na meron tayo ay lalo bang naging o nagdadala sa atin upang lalong maging isang mas mabuting tao? O yung mga ambitions natin ang siyang nagdadala sa atin upang makagawa tayo ng mali? Or maging masama tayo? Or makaapak tayo sa iba? Or maging dahilan upang masira ang ating reputasyon, masira ang ating pagkatao, o maging ang reputasyon at relasyon natin sa iba, no? Christ at the crossroad. Just like any other thing in this world, ambition can have a light side, lighter side, or a darker side. And tonight, atin pong pag-uusapan yung darker aspect ng ambition, no? So ano ba yung masamang aspeto o ang masamang side ng ambition? According to Webster's Dictionary, ambition is an ardent desire for rank, for power, or fame. A strong desire for advancement. So yung ambition pala, ayon kay Webster's, o ayon sa Webster's Dictionary, ito pala ay isang ardent, isang marubdub na desire, isang marubdub na pagnanais na maabot mo ang isang certain level of rank, fame, or power. And these things are being used even by the enemy, by Satan, upang matempt tayo at tayo po ay kanya pong dalhin sa isang buhay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. And with this kind of definition, we can say and we can extend that ambition is all about me, 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 and me, you know? So ang ambition pala ay patungkol sa akin. Nais ko. Ito ang gusto ko. And sometimes we mask it with, para ito sa family, para ito sa ibang tao. Pero if we dissect the structure of our ambitions, it still boils down to the word I, me, and myself. So, what is ambition according to Solomon? Ano po ba ang ambition para kay Solomon? How ambition works according to Solomon? Tingnan po natin sa aklat ng Proverbs, chapter 18, verse 12. If you have your Bibles with you, you can open with me in Proverbs chapter 18, verse
12. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Before destruction, the heart of man is haughty, but humility goes before honor. Before destruction, the heart of man is haughty, but humility goes before honor. So napakaganda pala that we need to check. We need to assess. We need to evaluate our hearts before our God. No? Kailangan po natin na i-assess, i-evaluate ang ating mga sarili, ang ating mga puso sa ating Panginoong Diyos. It is because if this ambition will lead into pride, into self-gratification, into self-service, then we are leading towards the down spiral of destruction. Sa aklat ng Proverbs, chapter 29, verse 23, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. A man's pride will bring him low, but a humble spirit will obtain honor. Pride ends in humiliation, sabi ng NLT, while humility brings honor. So pansinin po natin itong sinasabi ng Proverbs, ng kawikaan. If we are riding on the wave of pride, tayo po ay nabubuhay sa pride dahil unti-unti nating naabot ang mga ambisyon natin. Or atin pong naabot ang ambisyon natin and we forget yung ground na atin pong tinatayuan, then it will bring us into humiliation. Sa Proverbs chapter 23, verses 4 to 5, ito po ang sinasabi. Do not worry yourself to gain wealth. Cease from your consideration of it. When you set your eyes on it, it is gone. For wealth certainly makes itself wings like an eagle that flies around the heavens. Pansinin po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. So if we set our hearts on earthly things, tiyak na mapaparam ang lahat ng yan. How many times na ang tao po'y nag-attempt na mag-create ng wealth, mag-create ng influence, mag-create ng fame, mag-achieve ng certain position, but at the end of the day, those things were taken from them. And they realized it had already left them. Mga minamahal sa Panginoong Diyos, ano ba ang ambisyon na meron tayo? Ano ba ang ating mga pinapangarap? Ano ba ang nais nating abutin? Ano ba ang gusto nating abutin sa buhay na ito? If we set our eyes on earthly things, on material things, on the things that we can achieve in this world, for sure, mawawala at mawawala pa rin ito sa atin. At the end of the day, we will be desperate. Maging desperado po tayo at masabi natin, kagaya ni Solomon sa Ecclesiastes, vanity, vanity. Everything is vanity. In chapter 25, verse 27, of the book of Proverbs, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. It is not good to eat much honey, nor is it glory to search one's own glory. Hindi pala maganda na ang ating buhay ay igugol lamang natin sa personal nating glory. Sa personal nating glory. Hindi pala maganda ng buhay natin ay igugol natin sa isang bagay na para lamang sa ating ikabubuti at ating ikauunlad. Napakaraming mga stories, no? Na kung saan ay sila po ay naghirap, pero at the end of the day, it has been lost from them. Meron po kaming kakilala doon sa amin. Sabi niya, medyo kumikita siya ng malaki.
Pero every time na makita namin siya bumibili sa tindahan, kung hindi tuyo ang binibili niya, ay toyo or baguong. So sabi namin, bakit naman bumibili kayo ng toyo, toyo at saka baguong? Ba't ganun lang pati ang ulam ninyo? Ang sabi niya, nag-iipon kasi ako kasi gusto kong magpagawa ng magandang bahay. And then, true enough, nakapag-ipon siya, nakapagawa siya ng magandang bahay. Pero pagdating niya ng anong age yon, nagkaroon siya ng sakit sa bato, nagkaroon siya ng sakit sa kanyang kidney. Kaya ang bahay na pinag-ipunan niya ay ibinenta niya para sa kanyang medication. Pansinin po natin. And sometimes this ambition that we can have ay maari pong maging dahilan ng atin pong kasiraan, or it can lead us na mag-estranged sa iba, lalong-lalo na sa mga taong mahal para sa atin. Now, tingnan po natin ang salita ng Diyos sa Mark chapter 10 verses 32 hanggang 34. Sapagkat sa passage na ito, makikita po natin ang ating Panginoong Hesukristo with regards to ambition. If you have your Bibles with you, makibukas kayo sa akin sa Mark chapter 10 verses 32 hanggang 34. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Habang naglalakad sila papuntang Jerusalem, nauna sa kanila si Jesus. Kinakabahan ang mga tagasunod niya at nahatakot naman ang iba pang sumusunod sa kanila. Ibinukod ni Jesus ang 12 apostol at muli niyang sinabi, kung ano ang mangyayari sa kanya. Makinig kayo, papunta na ako sa Jerusalem at ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan nila ako ng kamatayan at ibibigay sa mga hindi Hudyo. Iinsultuhin nila ako, duduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli akong mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee at nagsabi, Guro, may kahilingan po sana kami sa inyo. Ano ang kahilingan ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana po, kapag naghari na kayo at nakuupo kami sa tabi ninyo, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Kaya nyo bang tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Kaya nyo ba ang mga hirap na daranasin ko? Sumagot sila, Opo, kaya namin. Sinabi ni Jesus, Maaring kaya nyo ngang tiisin ang mga ito. Ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang upo sa kaliwa o kanan ko. Ang mga ito ay para lang sa mga pinaglaanan ng aking Ama. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanya pong salita sa gabing ito. Pansinin po natin sa passage na ito kung ano ang ginawa ng atin pong Panginoong Hesukristo. Makikita po natin sa picture na ito na si Jesus at ang kanyang mga apostol, ang kanyang mga disipulo rather, ay naglalakad patungo sa Jerusalem. Puno ng takot, puno ng pangamba, at kinakabahan ang kanyang mga alagad sa maaring mangyari sa kanila. Sapagkat alam nila na sa panahong ito, malakas na at matindi na ang pagnanais ng mga relihiyosong mga lider sa Jerusalem upang papatayin ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang yan, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbibigay na o nagbigay na ng iba't ibang mga series
of prophecies patungkol po sa kanyang kamatayan. And habang naglalakad po ang ating Panginoon, yung dalawa niyang mga alagad, no, na mga anak ni Zebedee, ang tawag din sa kanila ay sons of thunders. Yan, ano? Sons of thunders, ito po ang tawag sa kanila. Na kung saan si James at saka si John, si Santiago at saka si Juan ang kalang pangalan. Sa halip na isipin nila kung anong mangyari sa kanila or patungkol po sa katuruan na ito ng ating Panginoong Diyos, meron pa rin silang panahon para mag-isip para sa kalang ikabubuti, para sa kanilang sariling interest. Ano ang interest na kanila pong iniisip? Ang maupo sa kaliwa at kanan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kaharian. Nung unang panahon, sa panahon ng mga Israelita, ang makaupo sa kaliwa o sa kanan ng isa pong dignitary, ng isang dignified person, ng isa pong ruler, ay nangahulugan po na siya din ay nakaupo sa isa pong influential na position. No? Na siya po ay nagtataglay ng isang matinding kapangyarihan upang siya ay magkaroon ng pribilehiyo na makaupo o makatabi ang isang hari, ang isang pinuno o ang isang dignitary. So mas malapit sa leader, mas malapit sa dignitary, mas malapit sa pinuno, eh mas influential, mas mahalaga, mas importante. Ngayon, walang ibang iniisip ang dalawang ito, kundi ang makaupo sa tabi ng ating Panginoong Hesukristo. So, teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. Ang sabi nila sa verse 35, you cannot help but shake your head to wonder at the brothers' brashness. They have this selfish desire. Wala silang ibang desire, kundi ang makuha, ang kung ano ang para sa kanila. And then, kung atin pong mapansin, sinabi nila na gusto ko pong makaupo sa inyo pong tabi. Pero ang sabi ng ating Panginoon Diyos, kaya nyo ba ang mga tiisin na aking pagdadaanan? Kaya nyo ba ang mga sakripisyo na aking ibibigay? Kaya nyo bang gawin yung ialay ang inyong mga sarili? Sabi ng ating Panginoon Diyos, do you not know that you are asking for? Are you able to drink the cup that I drink? Yan ang sabi sa English. Or to be baptized with the baptism to which I will be baptized? And then ang sabi ng kanyang mga alagad, without hesitation, itong dalawang alagad na ito, kaya po namin. Without realizing that the Lord Jesus Christ will be offering His life for all. That He will be suffering. At alam natin sa passage, pag atin pong tuloy-tuloy na binabasa ang naratibo ng Biblia, ang kanyang mga alagad, matapos nilang makita ng ating Panginoong Hesukristo ay isinakdal na sa korte ng Roma, at saka siya po ay ipinako sa krus, silang lahat ay nagsipangalat, nagsitago, nagsilayo, at tumakas para sa kanilang mga personal na buhay. And sometimes our ambition also would require us sacrifices. However, the grant of our ambitions is not for us. Yung tugon at sagot sa ating mga ambisyon ay hindi para sa atin. Ito ay nasa kamay ng Panginoong Diyos. So sa iglesia ng ating Panginoon, sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, the way up is down. Upang tayo po ay makaakyat, kailangan mong bumaba. Ano ba ang gustong sabihin? In order for us to be exalted, we need to be a servant. Servanthood is what Jesus desires, not selfish ambition. Sa kaharian ng ating Panginoon Diyos, ang pagiging lingkod ang ninanais ng ating Panginoon. Nais ng ating Panginoon Diyos na mapaglingkod tayo sa isa't isa at mapaglingkuran natin siya. Gustong sabihin, ito po yung isang attitude na kung saan ay hindi natin ipinapalagay ang ating mga sarili na mas mahalaga kaysa sa iba.
Hindi natin iniisip na mas importante tayo kaysa sa iba. Ang iniisip natin kung ano ang pwede nating gawin para sa Kanya, para sa ating mahal, para sa ating community, para sa mga kapatid, para sa mga nangailangan, para sa ating mga neighbors. Kaya nga, ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kapatid na selfishly na kanila pong inialay. Lahat naman tayo ay affected ng COVID-19. Lahat naman tayo ay affected ng pandemyang ito. Pero marami po tayong mga kapatid na bagamat sila'y apektado din, naghihikahos din, very much willing pa rin sila na kanila pong ino-offer ang kanilang i-offer para po sa ating mga kababayan. Saludo tayo sa inyo at yan ang ninanais ng Panginoong Diyos na gawin po natin. Kagaya ng mga kapatid sa Macedonia, sa sinaunang iglesia ng ating Panginoong Diyos, bagamat sila'y naghihikahos, ngunit humingi pa rin sila ng pribilehiyo sa mga apostol na magpartake sa pagtulong sa mga kapatid sa Judea na kasalukuyang nakakaranas ng matinding pandemya, tagutom at saka famine. Ganon din naman sa ating kapanahunan ngayon. Napakaganda na tayo po'y maglingkod sa isa't isa sapagkat yan ang nakapagbibigay kaluguran sa Panginoong Diyos. Sa panahon ngayon na parang iniisip natin self-preservation, sarili ko lamang ang mahalaga, sarili ko basta safe ang sarili ko, safe ako, mas magandang isipin natin maglingkod tayo sa iba sapagkat yan ang nais ng ating Panginoon. In order to avoid the specter of vain and empty life, remember the lifestyle of the kingdom. Sa verse 43, and this is servanthood. Servanthood release the control, our controls to God. Sa pamamagitan ng pagiging isang servant, sa pamamagitan ng isang pagiging alipin, sinasabi natin sa Panginoong Diyos, kayo na po ang bahala sa buhay ko. Wala na akong control sa buhay kayo ko, kayo po ang mag-control sa buhay ko. Let Him reward us with the promotions that He has prepared for us. Sa verse 40, do not desire for promotion. Always remember ang ating obhito sa kabuhi, object sa life, ay walang iba kundi ang maglingkod sa Panginoong Diyos at maglingkod sa bayan. The last return to the promises of Christ is to serve and to give. Sa verse 45, and not to take. No? So ang napakaganda pala na pwedeng gawin natin na lifestyle sa kaharian ng Panginoong Diyos, this is to serve and to give and not to take whatever we can have in this life. Sa living insights na meron tayo sa page 35 ng inyo pong handouts, makikita po natin itong mga statements na ito. Are you still a human being? Ikaw ba isang tao? Or has ambition transformed you into human doing? Tayo ba ay tao pa rin? O tayo ba ay naging isang monster na? Monster na ating kagagawan. Lahat ay business. Lahat ay busy. Wala nang panahon. Wala nang oras. Wala nang panahon para maging mabuti. Minsan sa ating desire to be the best, we forget to be good. Sa desire natin na maging isang mabuti, nakalimutan natin, o maging best pala, magaling, nakalimutan natin maging mabuti. One way of finding out is by thoroughly examining yourself for any of the symptoms of the drivenness listed below. Ano-ano po ba yung mga symptoms ng negatibo o makasarili na uri ng ambition? Una, a driven person is most often gratified only by accomplishment. Ito pala yung kwan. Ito pala yung isang symptoms ng negatibo na ambisyon. Wala tayong ibang gusto kundi magkaroon ng accomplishment. Certificate, palakpak, parangal, pagkilala mula sa iba. Wala tayong ibang nais kundi ang palakpakan, ang kilalanin, bigyan ng sertipiko.
ang tawagin. Ikalawa na symptom ng isang negatibo na ambisyon ay we are preoccupied with symbols of accomplishments. Yan, preoccupied with symbols of accomplishment. Ano ba yung symbols of accomplishment? Halimbawa, sa pag-aaral, meron kang ribbon, merong medal. Ang gusto natin magkaroon ng medal, magkaroon ng ribbon. Doon sa amin, nag-aaway ang magkapitbahay dahil sa ribbon at saka sa medal. Pinapalo ang kanyang anak pag second honor lang. Dapat first honor ang kanyang anak. May kakilala ko yan doon sa amin. Yun ang ginagawa niya. Kawawa yung kanyang anak. Pinaparusahan ang kanyang anak pag hindi naging first honor. Halos malumpo yung kanyang anak sa kanyang kapapalo dahil hindi naging first honor yung kanyang anak. Or, nakakalungkot isipin ito, tinatry na i-bribe ang teacher sa pamamagitan ng pagbigay ng ano ba yan, Sister Kid? Ha? Litsyong manok para lang magkaroon ng honor yung anak. Oh. Or mag-donate ng mag-donate sa school para lang magkaroon ng honor ang anak. We are trying to bribe. Pansinin natin, we became monster. So dahil sa ambisyon natin para magkaroon lamang ng medalya, magkaroon lamang ng ribbon, binabribe natin ang iba. Another symptom ng isang negatibo na ambisyon, we are usually caught in the uncontrolled pursuit of expansion. Gusto natin lumalapad ng lumalapad ang ating teritoryo. We can no longer control it. Up to the point na sinisiraan natin yung iba para lamang tumaas ang iyong ano yung tawag dyan, ang iyong ranggo, ang iyong posisyon, ano pa, inaapakan natin yung iba para lamang lalo kang makilala. Kinukuha natin yung parangal para sa iba at gusto natin atin lang yung parangal na yon. Sila ang naghihirap. Yun, nakakalungkot isipin yan. Ibang tao ang naghihirap nung malapit nang matapos yung kalang pinaghirapan, bigla mong inagaw at sabihin mo, ako ang gumawa niyan. Sometimes those are the negative symptoms of negative ambitions. So, negative side, dark side of ambition. Uncontrolled pursuit of expansion. Kaya pansinin natin ang China ngayon. Yung West Philippine Sea, gusto niya akuin ang kanya. Halos kalahati ng Tajikistan, gustong kunin niya. Halos ang mga teritoryo ng Vietnam, teritoryo ng India, teritoryo ng Bhutan, teritorya ng Russia, maging ng North Korea, aakuin niya. Ang teritoryo ng Japan, aakuin niyang kanya. Uncontrolled pursuit of expansion. Kaya yung ating mga muhon ng ating mga lupa, ingagabot nato ag ing uusod-usod ng kalahating metro. Next year kalahating metro ulit. Next year kalahating metro ulit. Uncontrolled passion for expansion. Yung ilog, tinatambakan natin para magkaroon tayo ng kahit kalahating metro lamang na lupa. So, anong nangyari? Binaha tayo at naging destructive lalo yung ilog. So, another is driven. We have limited regard for integrity. Pag tayo pala ay negatibo o pangit pala ang motivation natin sa atin pong ambition, we have this limited regard for integrity. We don't care kung immoral man ang paraan para makuha natin ang ating pangarap. We don't care kung masama man ang resulta nito sa iba, so long na beneficial ito para sa atin. We don't care na nakakasakit na tayo ng damdamin ng iba, so long mapapasa atin lang ang gusto nating ma-achieve sa buhay. We have this limited regard
for integrity. Sabi nila, hindi naman daw nakakain ang prinsipyo. Ang mahalaga, maging practical. Mga kapatid, maging practical tayo sa mga bagay na kalugud-lugud sa ating Panginoong Diyos. And then, people having this symptom of selfish ambition has limited or undeveloped people skills. Limited people skills. Hindi marunong makisama sa iba. Hindi marunong mag-develop ng relationship sa iba. Another, these people who are or have the symptoms of negative ambition tend to be highly competitive. Lahat na kinukumpetensya. Pati kapatid, kinukumpetensya. Pati kaibigan, kinukumpetensya. Pati magulang, kinukumpetensya. We became competitive. Pati Diyos minsan, kinukumpetensya. And even these people who has this negative aspect of ambition possesses a volcanic force of anger. Hala, pag magalit ay katapusan na ng mundo. Parang nagpasabog ng atomic bomb sa Hiroshima. And then, the last symptom ng isa pong ambition na kung saan ay negatibo, has abnormally, or they are usually abnormally busy. Anong abnormally busy? Wala nang ibang ginagawa, wala nang oras sa pamilya, wala nang oras sa sarili, walang oras na sa iba, walang oras na sa kaibigan. Kasi ang nasa isipan niya, ang nasa pangarap, ang nasa puso niya ay yung kanyang pangarap maabot. Mga minamahal at mga kapatid sa Panginoong Diyos, ano po ba ang mga ambisyon na meron tayo? Kagaya po ni John, ni Juan, at kagaya din po ni Santiago, nawa ang ating mga buhay ay patuloy po natin na igugol sa paglilingkod sa Panginoong Diyos at hindi sa paghanap ng power, ng position, ng fame, at kung ng ano pang mga bagay. Iwasan natin ang mga kaisipan na kagaya sa mga kapatid na ito, mga magkapatid na ito. Iwasan natin ang behavior na kagaya sa magkapatid na ito. Walang ibang ninais, kundi ang maupo sa kaliwa at kanan ng Panginoon Diyos without thinking na ang paraan pala sa tamang pamumuhay sa kaharian ng Diyos ay ang pagiging lingkod ng Panginoon at lingkod ng ating kapwa. Patuloy tayo na dumulog sa Panginoon Diyos sa panalangin at sa pagsaliksik ng ating mga sarili habang tayo po'y pinangungunahan ng ating worship team sa isang awitin sa Panginoong Diyos. Lahat ng lahabi magsasabi ni ka.
magsama-sama po tayo na dumulog sa Panginoon Diyos sa panalangin. Isama natin sa panalangin ang ating mga mahal sa buhay, ang bansa natin, ang ating community, ang ating mga kilala, ang ating mga kaibigan, maging ang mga lingkod ng Panginoon Diyos sa iba't ibang dako at sa iba't ibang lugar. Yung mga kapatid po natin, isama natin sa panalangin. Maghanap po kayo ng sulok dyan sa inyong bahay o saan man kayo naroon sa oras na ito and offer a prayer to the Lord. Mag-alay po tayo ng isang panalangin. Hallelujah. We give you glory. We give you praises. We give you thanksgiving. All adoration belongs to you. As we reflect on your word, O God, tonight, sa oras na ito, help us to have a servant's heart. Isang puso na naglilingkod, na walang ibang ninanais, kundi ang mapaglingkuran kayo at ang lahat na nangailangan sa amin. Lord, help us to see and to realize the needs around us. The needs around us. Not our needs, O God, but the needs of others. Help us, O God, to see other people. Not us, ourselves, but others. Help us to have that eyes, that kind of eyes like yours, O God. And that heart like yours, Panginoon, that is being moved by compassion and can see the suffering of your people. Lord, help us to take off our eyes from our ambition, but to focus our eyes on you, the author and the finisher of our faith. And thank you, Jesus, sapagkat sa ganitong kaparaanan, tinutulungan niyo po kami na mabuhay nang naaayon sa inyong kalooban. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat po, Diyos. Itinataas po namin sa inyo ang aming bayang Odyongan, mahal naming mayor, mga frontliners, Panginoon Diyos, mga public officials namin, barangay captains, Panginoon, yung lahat, O Diyos, na nagbabantay, Panginoon Diyos, sa mga borders, nag-i-enforce, Panginoon, ang peace and order. Lord, i-bless niyo po ang kala mga buhay. Sa aming mga kababayan, Panginoon, na nasa isolation, nasa quarantine, Lord, thank you. Hindi namin alam kung gaano kahirap ang kalang kalagayan, pero alam po namin, alam niyo po ang kalang sitwasyon. Alam niyo po ang kalang naiisip. Alam niyo po ang kalang nararamdaman. Sa oras na ito, yakapin niyo po sila, O Diyos. O Diyos, nataas din po namin sa inyo ang bayan ng Look, bayan ng Santa Fe, bayan ng San Agustin, bayan ng Romblon. Salamat po. Sapagkat maging, O Diyos, sa mga lugar na ito, kayo pa rin ang hari at Panginoon. At tulungan niyo po kami, O Diyos, na makita ang iyong kapangyarihan sa panahon na hagayan ito. Open our eyes to see your miracles. Open our eyes to see your grace, O God. Open our eyes, O God, so that we can behold the beauty and the majesty of your doing. Panginoon Diyos, pagpalaan niyo rin po, O Diyos, ang aming bansa, ang aming Pangulo, ang iba pa naming mga opisyales ng aming pamahalaan, yung mga nagkakandak, Panginoon, ng research, Panginoon, i-bless nyo rin po sila.
at maging o Diyos ang engaged, Panginoon, sa pagre-reproduce at pagpapamanufacture ng vaccine. Lord, i-bless niyo po ang kalang mga buhay. Wala kaming ibang inaasahan at pinagkakatiwalaan sa lahat ng ito, kundi kayo at kayo lamang. We just give you all the glory, praises and thanksgiving in the name of Jesus. Amen. Amen.